welcome back to our YouTube channel of Apat Family. Basta apat, dapat! Yes, magandang araw po sa ating lahat at pagpasensyahan niyo po, Sir Divos, dahil wala po tayo ngayon sa ating babuyan. So, nandito lang po ako ngayon sa loob ng aming bahay. Pero, kinakailangan ko po talagang mag-video dahil medyo matagal-tagal na po na hindi po tayo naka-upload ng video. So, wala po ako doon sa babuyan ngayon nagbi-video dahil meron pong pinapagawa yung kapatid ko doon at medyo maingay po. So, ayan po, nararanasan nyo po ba na kaka-AI nyo pa lang sa inyong mga baboy pero meron po kayong nakikita na lumalabas na puting likido doon sa ari ng inyong kaka-AI na baboy or bago pa lang na napakasa na baboy. Ano po ba yung puting likidong lumalabas na iyon sa ari ng ating baboy? At bakit po meron pong lumalabas na puting likido sa ari ng ating baboy? Naglalandi po ba siya ulit? O hindi po ba siya nabubuntis? So yan po ang ating tutunghayan sa videong ito at yan po ang ating topic sa videong ito at iisa-isahin po nating sasagutin ang mga katanungang iyan. So ayan po, Sir Tifos, bago po tayo mag-umpisa sa ating pagsagot sa ating mga katanungan ay ipapakita ko po muna sa inyo kasi kaninang umaga ay pumunta po ako doon po sa babuyan natin. So kung makikita ninyo dito sa ating previous video ay kapapanganak pa lang po ni Laika. Nasa 20 days pa lang po yung mga biik niya ngayon. So ipapakita ko po ngayon yung actual video po doon sa pagbisita ko doon sa babuyan. Ipapakita ko po sa inyo yung mga biik ni Laika at yung kalagayan po doon sa babuyan natin. Ayan po, Sir Tifos. So ito po yung dito po sa right side, ayan po yung day 1 po na naipanganak po or naisilang yung mga biik natin. At ito naman pong sa malaking video ay yan naman po yung ika 20 days ng ating mga biik. So napaka cute pa po sila nung naisilang at ngayon ay medyo talagang malaman na po sila. So ika day 20 po nila ngayong araw na ito. Kumakain na po yan sila, Sir Tifos, ng booster feed. So pinapakain na po namin yan sila kasabay po sa pagdidede nila sa kanilang inahin. Okay, so ngayon po ay sasagutin po natin yung unang tanong natin na ano po ba yung puting likido na lumalabas doon po sa ari ng ating baboy kahit bago pa po siyang napa-AI or bago pa po siyang napakastahan. So meron po tayong dalawang klase po ng puting likido na pwedeng lalabas sa ari ng ating mga baboy. Depende sa araw po or depende sa number of days kung kailan lumalabas yung puting likidong iyon. So dapat po talaga na kapag nagpa-AI kayo or napabulugan nyo po yung inyong baboy ay talagang tatandaan nyo po yung date na yon, yung araw na iyon, kung ano po yung petsa ng araw na iyon. Dahil kapag meron pong lumalabas na puting likido doon po sa baboy na bago pa lang na AI or bago pa lang napakasahan ay kailangan nyo pong bilangin yung mga araw na iyon. So ito na po. So kung ang puting likido ay lumalabas siya before 18 days to 21 days simula nung napakasahan natin ang ating baboy or napa-AI natin siya, yung puting likidong po iyon ay tinatawag po natin iyon na seminal fluid in English. At in Tagalog ay likido ng similya ng barako. In short po, ay yung puting likidong iyon ay yun po yung mga semen na nai-insert doon po sa ating baboy nung time na napa-AI natin siya or napakastahan. So ano po ba yung seminal fluid na sinasabi ko? Ang seminal fluid po ay isa pong fluid or isa pong likido na naglalaman po ng spermatozoa or sperm ng ating barako. So yun pong likidong iyon ay yun po yung nag-fertilize po sa itlog po ng ating dumalaga or ng ating baboy na pina-AI natin or pinakastahan natin. So ito po yung tatandaan ninyo, ang color po ng seminal fluid ay very white po na sticky or malapot. Yun po ang extra seminal fluid na lumalabas doon po sa ari ng ating baboy. So very white na malapot or sticky. Hindi po siya yellowish, hindi din po siya mabaho. So iba naman po yung kapag merong lalabas doon po sa ari ng ating baboy at medyo may pagka yellowish at mabaho, infection po yun. So yun po yung dapat yung tatandaan. The number of days kung kailan po lumalabas yung puting likido doon po sa ari ng ating baboy at kung ano po ba yung color
or kung ano po ba yung klase ng puting likidong iyon na lumalabas doon sa ari ng ating baboy. Okay, so second po, so kapag ang puting likido po ay lumalabas po between 18 days to 24 days, ang puting likido na po na iyon ay tinatawag po natin iyon na normal white discharge. Ano po ba ang normal white discharge? Yun po iyong normal na lalabas doon po sa ari ng ating baboy kapag naglalandi po ang ating baboy. So ano po ba yung kulay ng sinasabi nating normal white discharge? So ang kulay po nun ay clear and stretchy po at hindi po siya mabaho. Subukan nyo pong kunin yung discharge na yon, tapos gaganyanin nyo po. Kapag stretchy, medyo stretchy po yung discharge na galing po sa ari ng ating baboy, meaning po nun, yun po yung discharge kung saan ang ating baboy ay naglalandi na. Naglalandi na or naglalandi ulit. So kapag bago pa lang napaiay natin, tapos meron pong lumalabas na gano'n na likido doon po sa kanyang ari na nafufull po doon sa 18 to 24 days mula nung napakastahan po natin siya, ay meaning po nun ay naglalandi po ulit ang ating mga baboy. So ito lang po yung iisipin niyo, Swerty Falls, madali lang po. Uulitin ko po, kapag ang puting likido pong lumalabas po sa ari ng ating baboy ay lumalabas po siya before 18 days. So meaning po nun ay normal lang po yun. Yun po yung tinatawag natin na seminal fluid or yung extra na mga similya ng ating barako. So in short po, huwag po kayong mag-alala dahil malaki po yung posibilidad na buntis po ang inyong kaka-AI or bago pa lang na napakastahan na baboy. Pero pagpasok po yung paglabas po ng puting likidong iyon doon po sa 18 days to 24 days, meaning po nun ay naglalandi po ulit ang ating baboy at hindi po siya nabuntis. So bakit po within 18 to 24 days? Kasi ang kadalasan po na paglalandi po ng ating baboy ay after 21 days. Pero meron pong mga baboy na naglalandi siya ng maaga, 18 days pa lang ay naglalandi na po siya ulit. At meron ding mga baboy na naglalandi sa 21 days at aabot pa po yan ng 24 days. So within that range of number of days, yun po yung mga araw kung saan naglalandi ulit ang ating mga baboy. Okay, so dito naman po tayo sa tanong na bakit po may lalabas na puting likido sa ari ng ating baboy na napakastahan natin o bago pa lang natin na napa-AI. So ganito po kasi yan, Swerty Falls. Nung time na napakastahan natin o napa-AI natin ang ating baboy, so yung mga nakapasok po na similya ng ating barako, ikikater po yan, Swerty Falls, ng matres ng ating dumalaga sa loob po ng 24 to 48 hours. Kung kaya't after 3 days, meron na pong ibang mga baboy na meron na pong lumalabas na extra seminal fluid doon po sa kanilang ari. So, bakit po sinasabi extra seminal fluid? Yung extra seminal fluid po kasi, yun po yung mga extra na po ng mga similya na hindi na po kailangan ng ating baboy. Dahil limitado lang po ang pwedeng mag-fertilize po ng itlog ng ating dumalaga, kung kaya't meron po talagang mga ibang mga similya na hindi na po kailangan doon po sa fertilization process. Kung kaya after 3 days, meron pong mga baboy na after 3 days ay nilalabas, normal na lalabas po yung mga similyang iyon. So meron naman pong 5 days, merong 1 week at merong 2 days. So talagang merong normal na lalabas po sa ating baboy kapag napa-AI natin siya or napakastahan. Ngayon, meron po akong idadagdag na klase ng likido na lalabas doon po sa ating baboy. Kapag napakastahan nyo po ng barako ang inyong baboy, meron pong lalabas niya na medyo merong pagka-jelly na likido. Yung jelly na likidong yun, yun po yung similya, extra na fluid doon po sa barako. Ayan po, Swerty Falls, sana po ay meron po kayong natutunan sa ating content po ngayong araw na ito. Lahat po ng content na ginagawa ko po sa aking YouTube channel ay based po talaga doon po sa nangyayari doon sa babuyan ko or based po talaga sa experience ko doon po sa babuyan. Kung kaya lahat po ng mga videos ko ay nangyayari po talaga in real life doon po sa babuyan namin. At sinishare ko po sa inyo sa pamamagitan po ng pagsagot po ng mga katanungan kasi marami po sa atin talaga
lalo na yung mga baguhan po sa pagbababuyan, meron po talagang mga katanungan. At maraming marami po talaga pa tayong katanungan na maaari pa nating sagutin in the future. In the future content or videos natin. So subaybayan nyo lang po itong YouTube channel natin at kasama po kayo sa aming journey po sa aming babuyan. Ngayon, before po ako mag-end sa video natin, ay magsha-shoutout po muna ako sa mga viewers natin na nagpapa-shoutout sa atin o nanonood sa ating mga videos. At magpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan nyo po ng oras sa panunood ang mga video po namin. So una po kay Ricoy Navs, 1583. Siya po ay ang ating new subscriber. So maraming salamat po sa iyo, Ricoy Navs, sa pag-subscribe po sa ating channel. Meron po siyang tanong at sasagutin ko din po dito ang kanyang tanong. Baka sakali na pareho kayo ng katanungan, meron na din po kayong sagot sa mga katanungan ninyo. So ang tanong niya ay ilang days po yung biik na pinupurga. So simula po nang naisilang ang isang biik, pupurgahin po natin yan doon po sa time na iwawalay na natin siya sa kanyang inahin. So kadalasan ang mga nagbababuyan ay magwawalay po sila sa loob po ng ika-30 days ng kanilang biik or 40 days. Pero sa amin ay nasa 35 days po kami magwawalay ng mga biik. So, nung araw na iwawalay na natin ang ating mga biik doon sa kanyang inahin, yun din po yung araw na pupurgahin po natin ang ating mga biik. At ang kanyang pangalawang tanong po ay, mula nang mawalay sa inahin, kailan po papaliguan ang mga biik? Practices po kasi namin ay pinapaliguan po namin ang aming mga biik. Doon na po kami doon sa 1 week. Simula nang naisilang po sila. Kasi, syempre, di ba po, maglilinis naman po talaga tayo kahit bago pa lang nanganganak ang ating inahin ay talagang maglilinis naman po talaga tayo sa kanyang tirahan. Pero, ang mga biik po kasi ay meron po sila talagang initiative na kapag basa po yung simento o yung sahig nila, ay talagang hindi yan sila pupunta doon sa basang mga sahig na yon. Kasi nagiginawan yan sila. So kadalasan po talaga naming pinapaliguan ang aming mga biik doon po sa ika-1 week na po nila. Kasi kapag medyo maaga-aga yung pagliligo natin sa ating mga biik, ay meron pong posibilidad na magtatai po ang ating mga biik. So malaking problema po yun kapag ang ating mga biik ay magtatai po. So kung kaya't, kung pwede nating maiwasan yung ganun na mga pangyayari sa ating mga biik, ay wag po muna na lang natin na paliguan siya ng maaga. So okay na po yung 1 week, medyo lumalaki na po yung biik nun at medyo lumalakas na po yung immune system nila at medyo makakayanan na nila yung lamig ng tubig. Okay, so shout out naman po ako kay Doc Master Rashid. Ang question niyo po ay ilang araw naman po mag-heat ulit ang baboy. So yun po, sinasabi ko kanina na ang normal or kadalasan na pag lalandi ulit ng isang baboy ay 18 to 21 days or 21 days. So merong mga baboy na maglalandi siya ulit after 18 days. Meron naman pong mga baboy na talagang maglalandi doon sa 20 days at meron naman pong talagang doon sa 21 days. At maglalas po yan ng 24 days to 25 days. Depende po sa inyong baboy. Next po kay Romy Boss Ramos. Romy Boss Ramos, shout out and thank you sa iyo sa panonood mo sa ating YouTube channel. Ang masasabi ko po ay maraming salamat po sa pag-share po ng idea na nakukuha niyo po dito po sa aking channel. Masaya po ako na makakatulong at makakashare sa inyo ng mga information at ideas tungkol po sa pagbababuyan. And last, si Hildebrand Familar. Ilang beses po sa isang linggo ang pagpupurga? Okay, ito po yung masasabi ko. Wag niyo pong purgahin ng lingguhan po ang inyong mga baboy. Sobrang wag niyo pong gagawin yon. Depende na po iyon kapag napurgan nyo na po yung baboy nyo pero feeling nyo ay parang meron pa rin pong bulate sa inyong baboy, ay pwede nyo pong purgahin ulit pero huwag nyo pong purgahin ng madalas.
Kung about po sa purga, ay pwede po kayong manood dito sa videong ito. Sobrang marami po kayong matutunan dyan sa videong iyan dahil marami pong mga katanungan ang siyang sinasagot natin dyan sa videong iyan. So ayan po, Swerte Falls, maraming salamat po sa lahat po ng nanood po ng ating video. At dito po magtatapos ang ating video. Sobrang maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan po na mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos. At sana ay subaybayan niyo po yung mga future na videos po na i-upload namin sa aming YouTube channel. Magandang araw po! Bye-bye!